Clara, anak! Pumarito ka na sa pagkainan at maghahapunan na tayo. Sigaw ng ina ni Clara pero tila wala siyang narinig. Dahil nakafocus lang ang kanyang tingin sa kanilang telebisyon. Pinapanood niya ngayon ang balita tungkol sa kanyang paboritong modelo na si Cairo Chase. Ganun na lang ang kanyang pagkamangha nang ginawa na naman ni Cairo ang kanyang sikat na lakad. Mamaya na lang po ako kakain, Nay! Sigaw niya pabalik sa kanyang ina dahil nakita niyang sumilip na ito. Hindi ka ba nagsasawa sa pagmukha ng lalaking niyan, Clara? At saka bakit pa ba iniidolo yan eh? Kalat na nga sa social media na matapobre ang lalaking niyan at pabaya sa kanyang mga anak. Sambit ng kanyang ina, dahilan upang pasimple niyang irapan ito. Nay, hindi lahat ng kumakalat sa social media totoo. Yung iba, maaaring hindi totoo. Kaya wala tayong karapatang husgahan siya. Kasi hindi naman natin siya kilala sa totoong buhay. Dahil sa kanyang sinabi, natahimik na lang ang kanyang ina. Totoo naman ang kanyang sinabi. Hindi nila kilala ang lalaki kaya wala silang karapatang husgahan ng mga tao. Sa tingin niya rin, hindi naman pabaya ang lalaki sa mga anak nito. Ah, basta, pagkatapos mong manood dyan, pumunta ka na sa kusina. Ikaw rin bahala, baka maubusan ka ng pagkain ng kapatid mo. Dahil doon, dali-daling pinatay ni Clara ang telebisyon bago tumakbo palabas habang sumisigaw. Hoy, Moy! Huwag mong kukunin yung pagkain ko, ah! Sigaw niya. Muntik pa siyang matapilok pero mabuti na lang, nabalansin niya agad ang sarili. Abala sila sa pagkain. Nang biglang magsalita ang ama ni Clara. Clara anak, sigurado ka bang ikaw na ang papalit sa tiyahin mo sa Maynila? Alam mo namang hindi mo pagamay ang syudad at baka mahirapan ka lang doon. Nag-aalalang sambit ng kanyang ama. Magiging maayos din ako doon, Tay. At saka sabi ni Auntie, tuturuan niya ako ng pasikot-sikot doon bago siya umalis. At saka Tay, si Cairo ba naman ang amo ni Auntie kaya tatanggapin ko talaga yung alok niya, no? Nakahagana kayo magtrabaho kapag may nakikita kang pogi araw-araw. Dahil sa kanyang sinabi, nakatanggap siya ng isang malakas na kaltok galing sa kanyang ina. Napaaray na lang siya bago hawakan ang parteng pinukpok ng kanyang ina. Ikaw talagang bata ka. Kita mo seryoso ang usapan natin tapos bigla ka magsasabi ng ganyan. Seryoso naman ako na iya. Kaya huwag kang mag-alala dyan. Kaya ko ang sarili ko. Moy, ulam ko yan. Hindi na natuloy ang kanilang usapan nang biglang sumulpot si Moy sa kanyang tabi at kinuha sa kanyang plato ang ulam niya. Pagkatapos kumain, kaagad na inayos ni Clara ang kanyang mga damit dahil bukas na ang kanyang biyahe papuntang Maynila. Hindi niya na lang pinapakita sa kanyang magulang pero kinakabahan siya sa mangyayari sa kanya sa syudad. Kung maaari nga lang, dito na siya sa probinsya magtatrabaho. Pero napakaliit tamang ng pasaho dito. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magtrabaho sa Maynila. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hinatid siya ng kanyang magulang sa sakayan ng bus. Bago siya sumakay, hinalikan niya muna ang noon ng kanyang kapatid na si Moy bago pumasok sa bus. Habang umaandar ang sasakyan, nakatingin lamang siya sa kanyang mga magulang hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Ilang oras din ay tinagal ng kanyang biyahe. Nang makarating na siya sa Maynila, kaagad siyang bumaba sa bus at mabuti na lang kaagad niyang nakita ang kanyang tiyahin. Auntie! Sigaw niya bago patakbong lumapit sa kanyang tiyahin. Sinalubong naman siya ng yakap nito bago siya tinitigan. Ikaw na ba talaga yan, Lala? Parang kailan lang dungisan ka pa? Pero tignan mo naman ngayon, ang ganda mo na. Napasimangot na lamang si Clara dahil sa tinawag sa kanya ng kanyang tiyahin. Clara na lang po ang itawag niya sa akin, Auntie. Hindi Lala, kasi ang baduy na niyan pakinggan. Tinawanan lang siya nito at kinurot sa tagiliran bago hilahin patungo sa isang mamahaling sasakyan. Ganda naman itong sasakyan niyo, Auntie. Ito ba? Talagang maganda to. Si Among Boss Tunay ba naman ang pumili dito? Among Boss Tunay?
Tanong niya, habang umaandar ang kotse ang kanilang sinasakyan. Si Sir Cairo yan. Ayan lang talaga ang tawag namin sa kanya. Pero hindi niya alam yun, na yun ang tawag namin sa kanya. Kahit na walang naintindihan, tumangutango na lang siya sa kanyang tiyahin. Sa buong biyahe, nagkukwentuhan lamang sila at nagkakamustahan. Ilang minuto rin na lumipas, agad na rin sila nakarating sa mansyon ng kanyang magiging amo. Wow! Ang laki pala ng bahay ng amo mo, auntie! Sambit niya habang naglalakad papasok sa napakalaking bahay. Saktong, pagkapasok nila, ingay ng mga batang bumungad sa kanya at doon niya nakita ang apat na batang nasa sala. Tila nalula siya nang makita kung gano'ng kalikot at kadami ang mga batang nakikita niya ngayon. At sa tingin niya, ito ang mga anak ni Cairo. Dahil bukod sa gwapo ang mga bata, kamukha din ito ni Cairo. Manang Lusing! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata bago nila sugurin ng mahigpit na yakap ang kanyang tiyahin. Ganun na lang ang paglawak ng kanyang ngiti. Dahil napaka-cute ng mga bata na nasa harapan niya ngayon. Kayo talagang apat. E nawala lang ako ng ilang oras kung umakto kayo parang nawala ako ng ilang taon. Sambit ng kanyang tiyahin sa mga bata. Siya nga pala, si Lala ang pamangkin ko. Siya ang magiging bagong babysitter niyo. Pakilala ng kanyang tiyahin sa apat na bata. Iiwan mo na kami, manang? Tanong nung bata na nakayakap ngayon sa kanyang tiyahin. Ayoko mang gawin to pero kinakailangan. Kailangan ko nang bumalik sa probinsya dahil malubha na ang sakit ng asawa ko at wala mag-aalaga sa kanya. Masyado na rin ako matanda at di ko na kayo maaalagaan pa ng maayos. Dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin, nalungkot naman ang mga bata kaya dali-dali siyang lumuhod sa harap ng mga ito. Huwag kayong mag-alala dahil kapag namimiss niya si Auntie Lusing, pwede natin siyang tawagan para makausap niyo siya. Dahil sa kanyang sinabi, biglang bumalik sa mukha ng mga bata ang tuwa. Ang mabuti pa, pumunta na muna tayo ng kusina dahil nakahanda na rin ang kakainin natin. Sambit ng kanyang tiyahin, kaya dali-dali naman silang nag-ayos. Akmang maglalakad si Clara nang maramdaman niyang may humila sa kanyang damit. Nang tignan niya kung sino yon, isa lang pala sa quadruplets, yung pinakatahimik sa apat. May kailangan ka po ba? Magalang na tanong niya sa bata. Pero imbis na sumagot, iniangat lang nito ang braso at tila gustong magpabuhat sa kanya. Gusto mong buhatin kita? Tanong niya sa bata, kaya tumango naman ito. Kaagad niya ring binuhat ang bata para maihatid sa kusina. Saktong pagpasok, bumungad sa kanya ang magulong kusina. Mukhang nagustuhan ka ata ni Riker, na napakailap niya sa mga tao dahil bukod sa mahihain, hindi rin siya nakakapagsalita. Dahil doon, napatingin lamang si Clara sa batang nakahawak sa kanya at nakasiksik ito sa kanyang leeg, kaya inayos niya ang pagkakabuhat sa bata. Eh, mabuti na lang talaga, auntie, mukhang gusto ako nitong bata. Huwag kang mag-alala, baby Riker. Aalagaan kita hanggang sa makakaya ko. Pagkausap niya sa bata bago niya ito, itabi sa kapatid niya. Sa buong araw, nagkwentuhan lang sila ng kanyang auntie. Hindi pa niya nakakasalamuha ang mga bata dahil may mga pasok pa ang mga ito. Nang dumating ang alas 4 ng hapon, narinig na nila ang busina ng sasakyan. Mukhang tapos na ang pasok ng mga bata. Manang Lusing, we're home! Malakas na sigaw ng isa sa mga bata at sa pagkakaalala niya, Remy ang pangalan nito. Imbis na ang kanyang auntie ang sumalubong, napagpasyahan na ni Clara na siya ang mag-asikaso sa mga bata. Dahil ang rason ng kanyang auntie, para masanay na raw ang mga bata na hindi siya kasama. Hello babies! Wala ngayon dito si Auntie Lusing. Nasa kwarto siya ngayon at nagpapahinga. Bigla daw siyang nakaramdam ng pagod at sumama yung pakiramdam niya eh. Pagdadahilan niya, habang inaabot ng gamit ng mga bata,
Is she okay po ba? Tell her na magpahinga. Kasi super tanda niya na po. Baka hindi na naman po siya makalakad tulad ng dati. Sambit naman ni Raver, ang panganay sa apat na magkakapatid. Hindi niya alam kung mamamangha o matatawa dahil sa konyuhan ng batang ito. Habang inaasikaso ang mga bata, sina Rainer at Remy ay nagdadaldalan. Habang sina Riker at Raver, tahimik lang sa kanyang tabi. Kuya, alam mo po ba kung kailan uuwi si Papa? Ilang araw na kasi siya hindi umuwi dito sa bahay. Biglang tanong ni Remy sa kanyang kuya na si Raver pero nagkibit balikat lang ito. Hindi pa umuwi ang papa niyo? Tanong ni Clara, kaya sabay-sabay na tumango ang apat. Huwag kayong mag-alala. Dahil baka maya-maya nandiyan na yung papa niyo. Sambit niya, at hindi rin nagtagal, nakarinig sila ng makina ng sasakyan sa labas. Mukhang nandito na nga, ata, ang papa ng apat. At hindi niya maiwasang kabahan dahil makikita niya na ng personal ang taong iniidolo niya. Pasimple niyang pinunasa ng kanyang palad dahil namamawis ito ngayon. Saktong pagbukas ng malaking pinto, doon bumungad sa kanyang pagmumuka ni Cairo. Ganun na lamang ang kanyang pagkatulala dahil napakagwapo ng lalaki. Mga anak, Papa is in the house! Malakas na sigaw ni Cairo pagkapasok niya palang sa kanyang bahay. Kaagad namang tumakbo ang apat, papalapit dito. At pagkatapos, pinupog siya ng halik ng mga ito. Huli niya na napansin ang babaeng nakatayo sa may hindi kalayuan. Tinignan niya ito at gumiti sa babae pero tila wala ito sa sarili dahil nakatulala lamang ito sa kanya. Habang nakanganga, dahilan upang matawa siya. Hello miss, ikaw ba yung pamangkin ni Aling Lucing yung tinutukoy niya? Tanong niya, dahilan upang mapatayo ng maayos ang babae. Nakita niya pang pinunasan nito ang kamay bago iabot sa kanyang harapan. Yes po sir, Clara Santos nga po pala ang bagong babysitter ng apat. Pagpapakilala nito, kaya kaagad niya namang tinanggap ang kamay nito. Napansin niyang pasimpleng pinisil ni Clara ang kanyang kamay pero hinayaan niya na lang yon. Ilang segundo na rin na lumilipas pero hindi pa rin tinatanggal ni Clara ang pagkakahawak sa kanya. Nang mapansin niyo ng babae, kaagad naman itong bumitaw. Pero grabe na lang ang pamumula ng pisngi nito. Pasensya na kayo sir, nadala lang ako sa kagupon. Presensya niyo sir. Hindi pa man siya nakakapagsalita, yun kaagad ang lumabas sa bibig ng babae. At kaagad itong umalis sa kanyang harapan. Kaya hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. I will just change my clothes then. Let's play after. May mga binili din ako laruan para sa inyo. Gusto niyo ba yun? Masayang tanong niya sa kanyang mga anak. Dahil doon, nakatanggap siya ng matatamis na halik sa mga bata. Tila nawala ang kanyang pagod nang makita niya ang mga anak. Hindi maganda ang nangyari sa trabaho niya kanina. Pero tila biglang nawala ang init ng kanyang ulo dahil sa kanyang mga anak. Pagkatapos niyang kausapin ang mga bata, kaagad siyang umakyat sa taas. Pero bago tuluyang makaakyat, lumingon pa siya sa mga bata. At doon niya nahuli ang pamangkin ni Aling Lucing na nakatitig sa kanya. Nang makita yun ang babae, agad itong umiwas. Natawa na lang siya dahil sa inaakto nito. Napaka-cute nito dahil sa pag-aktong ginagawa nito. Pagkatapos niyang magbihis, kaagad din siyang bumaba para makipaglaro sa mga bata. Habang nakikipaglaro, naisipan niyang tanungin si Clara. Clara, nasaan niya pala si Aling Lucing? Si Auntie po. Medyo hindi po kasi maganda yung pakiramdam niya, kaya ako po muna yung pinagbantay niya sa mga bata. Sagot nito habang nakayuko. Sobrang layo ni Clara sa kanila kaya tinawag niya ito. Clara, masyado ka malayo dyan. Halika dito. Samahan mo kami maglaro ng mga bata. Dahil sa kanyang sinabi, tila hindi makapaniwala ang babae.
Nang makita niyang wala itong balak lumapit, tumayo siya at siya mismo ang humila sa babae para maupo sa kanyang tabi. Wow! We look like a happy family. May papa na tapos si Ate Clara naman ang mama natin. Masiglang sabi ni Rainer habang nakatingin sa kanilang dalawa. Dahil doon, natawa na lang si Cairo habang si Clara namumula na naman ang mukha. Tigilan mo na yan, Rainer. Tignan mo nga Ate Clara mo, namumula na yung mukha dahil sa hiya. Totoo naman kasi, Papa. Pwede naman namin maging mama si Ate Clara kasi malapit ang edad niya sa isa't isa, diba? Si Remy naman ang nagsalita ngayon kaya napasapo na lang siya sa kanyang noo. Akmang magsasalita siyang muli nang tumunog ng malakas ang isang balita sa kanilang telebisyon. Ang kaninang ngiti na suot niya biglang nawala nang makita ang sarili sa telebisyon at pinapakita nito kung paano niya sigawan ang isa sa mga staff kanina. Ganun na lang ang kanyang gulat nang biglang namatay ito at nakita niya si Clara na hawak ang remote. Ang mabuti pa, sir, hindi tayo nanonood ng fake news, no? Sambit ni Clara habang nakikipaglaro na sa mga bata. Pero paano kung totoo nga yung balita? Hindi yan, sir. Sa tingin ko naman kaya mula nagawa yan dahil maaaring palpak yung nagawa ng staff. Alam mo naman, sir, kapag sa showbiz, di ba? Hindi nila inaalam yung nangyayari, both sides. Kung saan sila kikita, ayun lang ibabalita nila. At saka sa ilang taon kitang sinusubaybayan bilang modelo, alam kong hindi naman totoo yung binabalita sa'yo. Tuloy-tuloy nitong sambit. Sinusubaybayan mo ako? Tanong niya. Sa dami ng mga sinabi ng babae, yun lang ata ang naalala niya. Hindi niya pa alam na may tao pa rin palang gaya nito. Sa dami ng sinabi ko, sir, yan lang talaga yung naalala mo? Para sabihin ko po sa'yo, opo, matagal na kitang sinusubaybayan. Idol na idol nga po kita kasi ang galing niyo pong mag-model. Pinagtatanggol pa nga kita sa mga magulang ko kapag may sinasabi silang masama sa'yo eh. Tila nawala ang hiya ni Clara ngayon. Kung alam niya lang na fan niya pala ang babae, edi sana kanina niya pa ito binigyan ng limited magazines kung saan kabilang siya doon. So dal-dal naman, Ate Clara? Sambit ni River. So konyo naman, baby River? Sagot pabalik ni Clara, dahilan upang matawa silang lahat bukod kay River na nakasimangot. At si Riker naman na nakatingin lang sa kanila. Hala! Anong oras na pala hindi pa ako nakapagluto ng mga kain? Sabi pa naman ni Auntie magluto ako ngayon. Akmang pipigilan niya ang babae dahil may maids naman sila. At kaya na nila yun gawin. Pero huli na ang lahat dahil nakatayo na ito at tumakbo na papuntang kusina. Let's play again, kids. Suhestyon niya, kaya ipinagpatuloy na nilang apat ang paglalaro. Pagkatapos tumakbo ni Clara papuntang kusina, kaagad niya namang inumpisahan ang pagluluto. Naalala niyang may dala nga pala siyang daing. Kaya agad niya yung kinuha sa kanyang kwarto para mailuto. Sa tingin niya, hindi pa nakakakain ng ganon si Cairo, kaya ipagluluto niya ito. Hindi nagtagal, kumalat ang amoy ng isda, kaya hindi na rin siya nagtaka pa na pumunta ang mag-aamas sa kusina habang takip-takip ang kanilang ilong. What's that smell? Tanong ni Cairo habang nakatakip sa kanyang ilong. Daing, sir. Kakainin natin mamaya. Paborito kasi ito ni Auntie. Kaya pinagdala ko siya at naisipan ko na rin ipagluto ka kasi masarap naman talaga to. Nakita niya kung paano mapangiwi ang lalaki. Pero tumango pa rin ito kalaunan. So baho naman yan, Ate Clara? Konyong sambit ni River habang hawak ang kamay ng kanyang mga kapatid. Anong mabaho? Ang bango kaya? Kaagad na kinuha ni Clara ang mga daing na niluto niya bago ilapit sa mga bata. Pero hindi pa naman siya nakalapit nang tuluyan na silang tumakbo at nagtago sa likod ng kanilang ama. Dahil sa inakto ng mga bata, kay Cairo na lang niya sana ipapaamoy ang daing pero umiling din ito at nag-iwas ng tingin. Kaya wala siyang nagawa kundi itabi ang ulam.
Hindi naman kasi mabaho ang daing. Ang bango-bango kaya nito. Sambit ni Clara habang inaamoy ang niluluto. Anong klaseng ilong meron ka po, Ate Clara? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Remy habang nakatingin sa kanya. Imbis na maawa, natawa na lang siya dahil ang cute ni Remy sa kanyang paningin. At nang matapos siya sa pagluluto, sakto namang pagbaba ng kanyang auntie. Magandang gabi, Manang Lusing. Sabay na sambit ni na Cairo at ng apat na bata. Maayos na po ba ang pakiramdam niyo, Manang Lusing? Tanong ni Cairo, habang inaalalayan nito ang kanyang tiyahin sa pag-upo. Habang nag-uusap ang dalawa, nakangiti lang siya habang iniisip na hindi talaga totoo ang mga bali-balitang kumakalat patungkol kay Cairo. Tignan mo naman kung gaano nito alagaan ang mga anak. Magalang din ito sa matanda, hindi katulad ng balitang pinapakita nila. Maayos naman ang pakiramdam ko, anak. May naamoy kasi akong daing. Paniguradong masarap na naman ang ulam natin. Dahil doon, sabay na napangiwi ang lima, kaya sabay silang natawa ng kanyang auntie. Ang mabuti pa, kumain na tayo. May iba pa naman ako niluto bukod sa daing, kaya kumain na tayong lahat. Ayan niya, bago tulungan ng mga bata sa pag-upo sa pagkainan. Nang maayos niya na ang mga bata, kaagad niyang pinagkain ng apat. Hindi rin nagtagal kumain na sila, pero habang kumakain, inaasikaso pa rin niya ang mga bata. Dahil hirap pa rin ang mga ito sa pagkain, lalo na si Riker. Ang sipag talaga nitong pamangkin ko, pwedeng-pwede na mag-asawa. Eh sa tingin ko bagay kayo ni Sir Cairo eh. Sambit ng kanyang tiyahin dahilan upang masamid siya sa kanyang kinakain. Inabutan naman siya ng tubig ni Cairo, kaya agad niya yung kinuha. Auntie naman, nakita mong kumakain yung tao tas magsasabi ka ng ganyan. Eh totoo naman yung sinasabi ko. Hiwalay na itong si Cairo sa dating asawa niya, kaya sa tingin ko bagay kayong dalawa. Dahil sa sinabi ng tiyahin, napatingin lang siya sa mag-aama pero tila wala silang narinig dahil patuloy pa rin sila sa kanilang pagkain. Alam mo, auntie, ang mabuti pa, kumain ka na lang. Eh sa tingin ko kasi gutom ka na kung ano-ano na pumapasok sa utak mo. Pagdadahilan ni Clara, bago dagdagan ng pagkain na nasa pinggan ng kanyang tiyahin. Ikaw rin, kapag naunahan ka, huwag kang iiyak-iyak. Natampal na lang ni Clara ang sariling noo dahil sa sinabi ng kanyang Auntie Lusing. Siya ang nahihiya. Akmang ipagpapatuloy niya ang pagkain nang makita niyang nakatingin pala sa kanyang lalaki. Nakita niya pa ang pasimpleng pagkindat nito dahilan upang mas lalo siyang mahiya. Unang araw niya pa lang sa bahay na ito, pero tingin niya hindi niya nakakayanin pa ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kinabukasan, maagang nagising si Clara para asikasuhin ang mga bata. May pasok kasi ang mga ito, kaya kailangan silang gisingin ng maaga. Napag-alaman niyang nasa iisang kwarto lang pala ang apat. At ang rason ng mga bata, ayaw nilang mawalay sa isa't isa. Pagkapasok niya sa kwarto, bumungad sa kanya si Riker na sinusubukang gisingin si Rainer. Si Riker pa lang ang gising sa apat. At mukhang kanina pa nito ginigising ang mga kapatid pero tulog mantika talaga ang mga ito. Nang makita siya ni Riker, kaagad itong lumapit sa kanya at hinila ang kanyang kamay habang tinuturo ang mga kapatid. Mukhang gustong ipagising ni Riker ang mga kapatid sa kanya. Kaagad niya namang sinunod ang bata at sunod-sunod na ginising ang tatlo. Rise and shine, kiddo! Tumayo na kayo dyan at maaga pa kayong papasok ngayon. Kaagad niyang binuksan ang kurtinang nakaharang sa malaking bintana upang pumasok ang sinag ng araw sa kwarto. So early naman mag-ingay, Ate Clara? Nakasimangot na sambit ni River habang nakatingin sa kanya. Ate Clara, I want cereal for breakfast. Nalipat ang tingin niya nang marinig niya magsalita si Rainer. Tila wala pa ito sa sarili dahil nakatitig lamang ang bata sa pader na nasa kanyang harapan. Good morning po, Ate Clara. Bati ni Remy sa kanya.
Umagang umaga pa lang pero napakataas na ng enerhiya nito. Tumayo na kayo dyan at maligo na kayo. Aayusin ko lang yung susuotin nyo. Dahil doon, agad na pumasok sa banyo ang apat na bata. At habang naliligo sila, hinahanda naman ni Clara ang mga damit ng mga ito. Hindi rin nagtagal, lumabas na ang mga bata sa banyo at bumungad sa kanya mga batang balot na balot ng kanika nilang tuwalya. Hindi napigilan ni Clara ang kanyang sarili at bahagya niyang kinurot ang pisngi ng mga ito. Mas lalo lang siyang nanggigil kay Remy dahil napakatambok ng pisngi nito. Oh, masakit po, Ate Clara! Sigaw ni Remy kaya kaagad niyang binitawan ang pisngi nito. Hinalikan niya muna ang cute na pisngi ng mga bata bago niya sila bihisan. Ate Clara, sasama ka pa rin po ba sa amin sa school? Tanong ni Rainer habang hawak ang kamay ni Riker. Mm-mm. Sabi kasi ni Auntie Lucing sinasamahan niya rin kayo sa school. At dahil ako nang pumalit sa trabaho ni Auntie Lucing, ako nasasama sa inyo. Dahil sa kanyang sinabi, napatalo na lang sa tuwa sina Rainer at Remy. Habang si River at Riker tahimik lang. Pagkababa nila, bumungad sa kanila si Cairo na bihis at mukhang may pupuntahan ito ngayon. Mabuti naman tapos na kayo mag-ayos. Mabuti pa kumain na tayo. Ako na rin pala mag-aatid sa inyo ngayon dahil madadaan ko rin naman ang school nyo. Sambit ni Cairo habang inaalalayan ng mga bata sa pag-upo. Napaiwas na lang ng tingin si Clara dahil hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isipan niya ang pagkindat ni Cairo sa kanya kagabi. Aaminin niya, nakinilig talaga siya sa lalaki. Dahil bukod sa iniidolo niya ito, crush niya rin ang lalaki. Sino babae ba naman ang hindi matutuwa at kikiligin kapag kinindatan ka ng lalaking gusto mo? Pagkatapos kumain, agad silang dumiretso sa sasakyan ni Cairo. Akmang papasok na siya sa backseat nang biglang hawakan ni Cairo ang kanyang braso. Hindi ka nakasya dyan sa backseat. Kaya dito ka na sa harap umupo. Akmang aangal pa sana siya nang biglang magsalita si River. Don't be so maarte na, Ate Clara. Kaya naman namin ang sarili namin dito sa back. Kaya dyan ka na lang sa harap mag-sit. Dahil doon, hindi na siya nag-alinlangan pang umupo sa harap. Hindi niya na rin kinontra pa ang sinabi ni River. Dahil kapag ginawa niya yon, baka bigla na lang dumugo ang kanyang ilong. Sa buong biyahe, diretso lamang ang upo ni Clara. Nakakangalay man. Pero ayaw niya namang kumilos dahil baka madumihan ng sasakyan ni Cairo. Are you okay, Clara? Mukhang awkward ka dyan sa posisyon mo. Move freely as you want. Hindi naman ako magagalit. Sambit ng lalaki. Kaya agad na pabuntong hininga ng malalim si Clara bago komportableng umupo. Pasensya na, sir. E baka madumihan ko yung kotse mo. Mas mabuting nag-iingat ka yun kasi mukhang mamahalin to sa sasakyan mo eh. Paniguradong wala akong maipambabayad kapag nadumihan ko to. Natawa na lang si Cairo sa kanya at mabuti na lang, hindi na nagsalita pa ang lalaki. Dahil baka hindi niya na mapigil pa ang kilig at kusa na lang itong lumabas. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na sila sa paaralan ng mga bata. Hinalikan muna ni Cairo sa noo ang mga anak bago ito umalis. Sana ako din. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang pinapanood si Cairo na halikan ng mga anak, mukhang narinig to ni Remy dahil humagikik na ang bata sa kanyang tabi habang nakatingin sa kanya. Akala niya babalik na si Cairo sa sinasakyan. Pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang biglang lumapit sa kanyang lalaki at dahan-dahang hinaplos ang kanyang ulo. Ingat kayo. Sambit nito bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Napahawak na lang si Clara sa kanyang ulo habang pinoproseso ang ginawa kanina ni Cairo. Kilig ka na niyan? Tanong ni Rainer habang nakatingin sa kanya. Hindi niya na lang pinansin ang sinabi ng bata at napagpasyahan niyang ihatid na mga ito sa kanilang classroom. Kapapasok pa lang ni Cairo, ingay na agad ang sumalubong sa kanya. Ramdam niya ang masamang titig sa kanya ng ibang mga staff. Mukhang nalaman na ng mga ito na sinigawan niya ang isa sa mga kasamahan nito kahapon.
hindi niya naman yun gagawin kung walang ginawang masama ang staff na yun. Kundi lang sana ito pumalpak kahapon, hindi mangyayari yun. Napagpasyahan niya na lang na dumiretso sa kanyang dressing room at doon bumungad sa kanyang makeup artist na si Kikay. Nandito na pala ang macho guwapito natin! Malakas na sigaw ni Kikay, dahilan upang mapatingin sa kanyang lahat. Si Kikay, kaibigan niya na dati pa. Kung tutuusin, hindi naman dapat ito ang trabaho ni Kikay. Dahil may kaya ito sa buhay pero ayaw raw humiwalay ni Kikay sa kanya, kaya pagiging makeup artist niya ang ginawa nitong trabaho. Kahit kailan talaga napakaingay mo. Parang hindi ka nasanay, no? Kamusta na pala mga Junakis mo? Tanong nito habang inaayos ang mga koloreteng gagamitin para kay Cairo. Si Rainer at Remy makulit pa rin. Si Raver naman masungit pa rin. Si Riker hindi pa rin nagsasalita. Malungkot na sagot ni Cairo nang maalala niya ang sitwasyon ng kanyang pangalawang anak na si Riker. Niminsan, hindi niya pa ito narinig magsalita magmula nang kunin niya ang mga bata sa kanilang ina. Hindi na muling nagsalita ang bata mula nung may nangyaring masama sa mga ito. Naaawa talaga ako kay Riker, Cairo. Eh mabuti na lang napunta sila sa kustudiya mo. Salaysay ni Kikay habang inaayusan siya. Kung hindi lang sana naging pabaya ang ina ng mga bata, sana hanggang ngayon nagsasalita pa rin si Riker. Ay, ano nga pala itong nabalitaan ko? May bagong babysitter na mga bata. Maganda pa? Tanong ng kaibigan, kaya napangisi na lang si Cairo bago nagkibit balikat. Alam ko yung mga ngising yan. Type mo ba ang babysitter ng mga anak mo? Ikaw, ang tanda mo na pero ang harot mo pa rin. Saad nito kaya tumawa si Cairo. Ano magagawa niya? Sobrang ganda ng pamangkin ni Manang Lusing. At sino bang lalaking hindi magkakagusto dun? And you know what? She's my fan. Hindi nga siya naniniwala sa mga masasamang balitang kumakalat patungkol sa akin eh. May alam ka bang pwedeng regalo ibigay sa kanya? Ibigay mo yung magazines mo na naka-brief at boxer ka. Paniguradong matutuwa yun. Akmang susuntukin niya ang kaibigan dahil sa sinabi nito. Pero kaagad itong lumayo habang tumatawa. Joke lang, hindi mabiro. Kaya mo naman siguro mag-isip kung anong gusto mong ibigay sa kanya. Ay basta siguraduhin mo bukal yan sa puso mo ah. Ayan, tama na ang chikahan. Mag-uumpisa na ang shoot mo. Pagkatapos siyang ayusan ni Kikay, kaagad na siyang lumabas ng dressing room para umpisa ng kanyang trabaho. Nakaupo ngayon si Clara sa isang tabi habang hinihintay matapos ang pasok ng mga bata. Hindi rin nagtagal, oras na nang labasan ng mga bata. Kaagad niyang hinanap ang apat at nang makita ang mga ito, kaagad siyang sinalubong pero ganun na lang ang kanyang pagtataka. Nang mapansin niyang wala sa mudang tatlo, habang si Remy naman nakayoko habang namumula ang ilong. May nangyari ba? Tanong niya. Pero umiling lang si Remy. Nothing po, Ate Clara. Let's go home na po. Nauutal na sambit nito. At tila paiyak na kaya dali-dali siyang lumuhod at hinarap sa kanya si Remy. Bumungad ng mga bata. Napilit pinipigilan ng luha. Pero hindi rin nagtagal. Hindi niya na napigilan pa. Tumulo na ng sunod-sunod ang kanyang luha. Ate Clara, ang sakit po. Bakit bad sa akin yung classmate ko? Bait ko naman sa kanila eh, ba't ganun sila? Sambit nito habang pinupunasan niya ang luha nito. Agad niyang binalot ng yakap si Remy at mas lalo pa itong napahagulhol. Tinignan niya ang tatlo at hindi niya inaasahang umiiyak na rin ang mga ito. Ate Clara, di ba po na bawal maging bad? Bakit bad sila sa kapatid ko? Bakit bad sila kay Remy? Naluluhang tanong ni Rainer. Ano ba nangyari? Bakit umiiyak kayo? Tanong niya bago alalaya ng mga bata ang umupo na sa upuan na malapit sa kanila. Patuloy pa rin ang pag-iyak ng mga ito. Kaya nilabas niya na ang panyo para punasan ang luha ng apat. Sabi po nila, ayaw nila akong makalaro. Ayaw po nila sa akin kasi bakla daw po ako. Napakanga na lamang si Clara sa kanyang narinig.
At anong karapatan ng mga batang yung paiyakin ng ganito si Remy? Sabi po nila, ayaw daw nila kakatulad ko malambot kumilos. Sa mga girls lang din daw ako nakikipag-play, kaya bakla daw po ako. Kung ganun lang din naman po, ayaw ko pong maging bakla. Ang sakit po sa heart, Ate Clara. Napaluhan na lang din si Clara sa sinabi ng bata. Hindi niya alam na mararanasan ito ni Remy. Huwag ka makinig sa kanila, Remy. Ang mahalaga, nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Kung ganun ka man, nandito kami palagi ni na Papa at mga kuya mo. Huwag ka magpapa-apekto sa kanila. Sambit niya, bago buhatin si Remy at ipaupo sa kanyang kandungan. Agad namang lumapit ang tatlo sa kanya at nagsumiksik sa kanyang tabi. Huwag kang mag-alala, Remy. Aawayin ko sila sa susunod kapag nakita ko sila. Anong karapatan nilang gawin yun sa bunso namin? Saad naman ng babae. Sinigundahan naman yon ni Raver. Kaagad niyang hinaplos ang buhok ng mga bata. Kung ayaw kanilang kalaro, edi tayo na lang mag-play, Remy. Hindi natin sila bati, okay? Sambit ni Rainer habang yakap ang kapatid. Napatingin naman si Clara kay Riker at puno na ng luha ang mukha nito habang pinupunasan ang luha ng nakababatang kapatid. Stop, cry, Rem. Utal na sambit ni Riker kaya ganun na lang ang kanyang gulat. Dali-dali niyang binuhat si Riker para maiupo ang bata sa isa niya pang hita. Hindi siya makapaniwala na nagsalita ang bata. Rinig mo yun? Ha, Remy? Nagsalita ang Kuya Riker mo para mapatahan ka. Stop crying na kasi. Nag-aalala na sa iyo mga kuya mo. Dahil sa kanyang sinabi, tumahan na si Riker at Remy. Kalaunan, tumahan na rin ang dalawa pa. Pero pulang-pula pa rin ang ilong ng mga bata. Huwag na kayong mag-alala dahil isusumbong ko sila sa papa nyo. Paniguradong matatakot sila kasi super strong papa nyo kisa sa papa nila. Dahil doon, nagtawa na ng apat. Super big ni papa habang yung papa nila sobrang small. Sagot naman ni Remy kaya tumawa sila ulit. Pinagmasdan lang ni Clara ang mga bata. Umusbong ang tuwa sa kanyang puso nang makita ang saya ng mga batang inaalagaan niya ngayon. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na talagang aalagaan niya ng mabuti ang mga ito sa abot ng kanyang mga kaya. Uwi na tayo? Tanong niya. Uwi na tayo! Sigaw ng mga bata pwera kay Riker. Humahangos na pumasok si Cairo sa kanyang bahay nang marinig ang isang magandang balita. Pinaharurot niya pa ang kanyang kotse para makarating kaagad dito. At kahit na may sunod pa siyang gagawin, hindi niya na lang yun ginawa. Riker, anak? Nasa pinto pa lang siya, kaagad na siyang sumigaw upang makuha ang atensyon ng anak. Nang makita siya ni Riker, agad itong tumakbo papalapit sa kanya at pagkatapos binuhat niya ang bata hanggang makakaya niya. Papa? Nauutal na sambit nito. Pero yon ang naging dahilan upang tumulo ang luha sa mga mata ni Cairo. Ganun na lang ang tuwa na kanyang nararamdaman ngayon dahil kahit papano nakakapagsalita na ang kanyang anak. Oh my God! You can speak na! Masayang saad ni Cairo bago yakap muli ang bata. Nang mahimasmasan, doon niya lang napansin ang pamumula ng ilong ng kanyang mga anak habang si Clara naman magang-maga ang mga mata. May problema ba? Tanong niya at mukhang yun ang naging sinyalis at sabay-sabay na umiyak sina Clara at ang kanyang mga anak. Papa! Sabay na sigaw ng tatlo niyang anak at tumakbo patungo sa kanyang direksyon. What happened? We love you! Sorry kung matigas ulo namin! Sambit ni Rainer. I'm sorry, Papa, because I'm super conyo sometimes and hindi nyo namin naiintindihan. Babawasan ko na po next time mga 10%. Ganun! Sambit ni Raver pagkatapos magsalita ng kanyang kapatid.
We love you, Papa, kahit magagalit po kami kasi pinapagalitan at binabawalan nyo kami. Pero alam naman namin eh, ginagawa nyo lang yun for us. Saad naman ni Remy. I love you, Papa. Sambit ni Riker. Niyakap ng mahigpit ni Cairo ang mga anak niya. At habang yakap niya ang mga bata, napatingin si Cairo sa isang gilid at doon niya nakita si Clara na umiiyak. Thank you. Bulong niya. Akala ni Cairo, gagaan ang loob ni Clara sa sinabi niya. Pero mas lalo pa atang lumala ang pag-iyak nito. Mamaya niya na lang siguro patatahanin ang babae kapag natapos niya ng patahanin ang mga anak. At nang matapos umiyak ang mga bata, kaagad siyang hinila ng mga ito papunta sa itaas. At hindi na rin siya nagulat nang hinila din ang mga bata si Clara para makasama sa kanila. Kaagad silang pumasok sa kwarto ng mga bata. At nahiga naman doon si Cairo at kaagad namang tumabi sa kanya ang mga anak. Habang si Clara, nasa gilid ng kama at nakatingin sa kanila. Anong ginagawa mo dyan, Ate Clara? Come here and join us na po. Sambit ni Remy na naging dahilan upang mamula ang mukha ni Clara. Kaagad namang tumanggi ang babae. Kaya kaagad niya itong hinila pahiga at sumakto naman ang ulo ni Clara sa kanyang dibdib. Nagkatitigan pa sila ni Clara bago itinuloy ni Clara ang pagkakasandal ng ulo niya sa dibdib ng lalaki. Nasa magkabilang braso niya ang quadruplets. Tila isa siyang tanga na nakangiti ngayon habang nakatingin sa dingding ng kwarto ng kanyang anak. Sa tingin niya, rinig ni Clara ang bilis ng tibok ng puso niya. Pero mukhang mas maganda yon para marinig ng babae ang kanyang nararamdaman. Happy family na tayo! May mama at papa na tayo! Sambit ni Rainer. Napansin niya namang nakatingin sa kanya si Clara, kaya nginitian niya na lang ito bago hidalikan sa noo ang babae. Kung pwede lang, sana si Clara na lang ang minahal niya noon at mga ina ng quadruplets niya. Hindi rin nagtagal, kaagad nakatulog ang mag-aama. Akmang tatayo na siya nang may humila sa kanyang braso. At nang tignan niya kung sino yon, si River lang pala. Can we talk outside, Ate Clara? Tanong ng bata, kaya pumayag naman siya. Kaagad silang pumunta sa pool area at doon umupo. Ano nga palang pag-uusapan natin, River? Kinakabahan niya ang tanong dahil napakaseryoso ngayon ng bata. Seryoso naman talaga ito noon, pero iba kasi ang pinapakita nito ngayon. Do you like my papa po ba? Bigla ang tanong nito, na kahit walang iniinom, bigla siyang nabulunan. Ano bang klaseng tanong yan, River? Ang mabuti pa matulog ka na lang dun, hindi ko kung ano-ano yung sinasabi mo. Akmang bubuhatin niya si River nang magsalitang muli ang bata. If you really like my father, then confess to him. I miss my papa's smile. When mommy and papa got divorced, his smile faded. I know that my father likes you, kaya please, Ate Clara, confess to my father. Huling sambit ni River bago siya iwan nito. Dahil sa sinabi ng bata, napaisip ng malalim si Clara. Parang hindi naman makatotohanan na gusto agad siya ni Cairo. Pagkatapos ay dumiretso na agad siya sa kanyang kwarto. Pero hanggang doon iniisip niya pa rin ang mga sinabi ni River. At mukhang hindi pa ata siya makakatulog ngayong gabi. Ilang linggo na ang lumipas pero hanggang ngayon hindi pa rin makapag-isip ng maayos si Clara. Wala na rin ngayon sa mansyon ang kanyang tiyahin dahil bumalik na ito sa probinsya. Mas lalong naging close niya ang mga bata. At dumating sa puntong hindi na sila mapaghiwalay pa. Abala siya ngayon sa paglilinis ng kusina. Nang pumasok si Cairo doon, nakita niyang sumulyap sa kanyang lalaki. Pero hindi niya yun pinansin. Akmang lalabas siya. Nang hinablot bigla ni Cairo ang braso niya at isinandal siya sa pader. Iniiwasan mo ba ako, Clara? Seryosong tanong ni Cairo. Hindi naman siya makatingin ng maayos sa lalaki. At mukhang nahalata na yun ni Cairo dahil hinawakan nito ang kanyang baba at unti-unting iniangat upang magtapat ang kanilang mukha. May problema ba tayo?
Tanong nito. Kaya dali-dali siyang umiling. Ayaw niyang ipakita kay Cairo na may iba siyang iniisip. Ayaw niya naman maging assuming. Kahit na ibang-iba na ang pinapakita ng lalaki sa mga nagdaang araw. Wala naman, Sir Cairo. Akmang aalis na siya pero pinigilan lang siya nito. Hindi ka aalis hanggat di tayo nag-uusap na maayos. Ano po bang pag-uusapan natin? Wala naman, di ba? Kaya hayaan mo na ako umalis. Kailangan ko na rin magpahinga. Hindi na naituloy pa ni Clara ang pagsasalita nang bigla siyang hinalikan ni Cairo. Ramdam na ramdam niya ang lambot ng labi ng lalaki habang siya nakamulat lang at tila hindi maproseso sa utak ang nangyari. Nang mabalik siya sa ulirat, kaagad niyang tinulak ng malakas ito dahilan upang mapalayo ito sa kanya. Gusto mo ba malaman ko anong problema ko? Ayan! Ayan ang problema ko. Huwag mo naman akong bigyan ng mixed signal, Sir Cairo. Huwag ka naman magpanggap na gusto mo rin ako. Kaya itigil mo na yan. So tingin mo pa pinaglalaroan kita? Hindi kita pinaglalaroan, Clara. Lahat ng pinapakita ko totoo. Because I'm starting to like you. Ang akmang pag-alis ni Clara, natigilan pa nang marinig niya ang sinabi ni Cairo. Gusto mo ako? Yes. No. Ano ba talaga? I think. Mahal na kita, Clara. Lahat ng pinapakita ko, totoo. Kaya wag mo na akong iwasan. Bumuntong hininga si Clara. Mahal mo ako. Pero paano yung nanay ng mga bata? Paano kung bumalik siya? Anong mangyayari sa akin? Paano ako? Wala nang posisyon sa puso ko ang nanay ng quadruplets kasi ikaw na. Pinalitan mo na siya kaya hayaan mo kung mahalin ka. Tila sasabog na ang puso ni Clara sa sayang nararamdaman niya ngayon. Iniidolo niya lang ang lalaki dati. Pero hindi niya inaasahan na mamahalin siya nito ng ganito. Mahal kita, Clara. Higit pa sa inaakala mo. Unti-unting lumapit si Cairo at hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan ng likod ng kanyang palad. Nagkatitigan sila. Kitang-kita niya ang maamo nitong mga mata. Mahal din kita, Cairo. Mula ng araw na yun, mas lalo pa naging malapit ang dalawa at mukhang hindi yun nakatakas sa mata ng apat. Super lawak ng ngiti niyo, ha? Masungit na tanong ni River habang kumakain. Feeling ko, nanalo sa loto si Ate Clara. Kaya sobrang laki ng smile niya. Napahilot na lang sa sentido si Cairo nang marinig ang mga sinasabi ng kanyang anak. Baka nililigawan na ni Papa si Ate Clara. Kaya ganyan kalawak ang smile niya. Sambit naman ni Rainer. Kaya natawa na lang si Cairo at Clara. You got it, son. Saad naman niya bago tumawa ng malakas. Dahil sa ginawa niya, nakatanggap siya ng malakas na hampas mula kay Clara. So harot naman, sa front pa talaga ng cereal ko kayo ganyan? Dahil doon, sabay na natawa ulit ang dalawa. I thought you wanted your Ate Clara to be your mama. Tanong naman ni Cairo sa panganay na anak. Siyempre, I like her to be my mama pero ang haharot niyo kasi, it's super masakit sa eyes. Tila nandidiri pa ang kanyang panganay habang nagsasalita. Ang mga kapatid naman ito natatawa lang. Pwede na po ba naming tawagin si Ate Clara na mama? Tanong naman ni Remy, kaya napatingin si Cairo dito. Nang makitang tumango naman si Clara, agad na sinagot ni Cairo ang anak. Oo naman. Sa tingin ko, mas lalong matutuwa ang Mama Clara niyo. Natawagin niya kayo mga anak, hindi ba? Sambit niya bago tumayo at niyakap sa bewang si Clara. Abala sila sa kanilang tawanan nang biglang may magsalita sa isang gilid. Mama Clara? Mahinang sambit ni Riker habang nakataas ang kamay sa harap ni Clara. Tila gusto magpabuhat ng anak niya sa babae. Kaya agad siyang humiwalay dito para malapitan ni Clara ang bata at mabuhat ito. Thank you, quadruplets.
kasi tinanggap niyo ako kahit hindi naman ako ang tunay niyong mama. Naluluhang sambit niya. Kaya dali-daling lumapit sa kanya ang tatlo upang yakapin ito. Habang si Riker, nanatiling buhat niya. Kaagad din siyang lumapit sa babae at hinagkan kaagad ang labi nito. So kadiri naman? Pagkatapos ng nangyari kanina sa pagkainan, nandito na sila ngayon sa sala. Pansin niyang kanina pa may gustong sabihin si Clara, kaya agad niyang pinuntahan ito upang makausap. May bumabagabag ba sa isip mo? Umiling lang sa kanya ang babae. Alam kong meron, Clara, kaya sabihin mo na. Alam mo ba noong hindi tayo nagkaroon ng maayos na komunikasyon? Nagkaroon tayo ng problema, kaya sabihin mo na sa akin na yung bumabagabag sa isip mo. Iniisip ko lang yung nanay ng quadruplets. Paano kapag bumalik siya at siya ang gustong makasama ng mga bata? Imposibleng bumalik pa siya. Matagal niya nang tinakwil ang mga anak namin. Pinabayaan niya ang apat para lang sa lalaki niya. Habang inaalala ni Cairo kung ano ang ginawa ng dati niyang asawa sa mga anak niya, bumabalik lang ang galit niya. Alam mo bang siya ang dahilan kung ba't hindi nakakapagsalita ngayon si Riker? Nang una ko siyang makita, puno ng latay ang katawan niya. Siya palagi ang sinasaktan ng lalaki ng nanay nila. Habang ang tatlo noon, sobrang payat na nila. At dun ko lang nalaman na hindi pinapakain na maayos ang mga anak ko. Habang inaalala ang mga yon, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kung alam ko lang na mangyayari yon, sana mas pinag-igihan ko pang paghahanap sa mga anak ko. Nung una maayos naman kami ng nanay nila. Pero noong pinagbubuntis niya na ang apat, nalaman ko may iba siyang lalaki kaya nakipaghiwalay ako agad. Akala ko maayos na ang usapan namin na kapag nanganak siya akin ng mga bata. Pero naisahan niya ako at itinago sa akin ng mga bata. 3 taon ko silang nahanap. 3 taon kong hindi nakita ang mga anak ko. Tapos nung nakita ko na sila, ganun ang bubungad sa akin. Napakawalang hiya nila. Nang mahanap ko sila, ginawa ko lahat para makuha ang kustudiya ng mga bata. Mabuti na lang talaga at nakuha ko sila. At hindi na muling makakalapit pa ang babaeng yun sa mga anak ko. Mabuti na lang talaga at ginawa ni Cairo ang lahat para lang mabawi ang kanyang mga anak. Habang umiiyak, naramdaman niyang niyakap siya ni Clara habang hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag ka mag-alala dahil kapag nakita ko yung babaeng yun, sasabunutan ko siya ng napakalakas kahit na hindi ko pa alam ang itsura niya. Dahil doon, natawa na lang si Cairo bago pinupog ng halika mukha ni Clara. Papa, baka nakakalimutan mo nandito kami. Sabay na napalingon sina Clara at Cairo sa tabi nila at nakita ang mga batang pinapanood sila. Agad namang tumayo si Clara para lapitan ang mga bata. Ang mabuti pa, maglaro na lang tayo. Akmang hihilahin ni Clara ang mga bata para maglaro nang marinig niya magsalita si Remy. Kung may papa at mama na tayo, edi magkakaroon tayo ng baby sister? Masayang tanong ni Remy na naging dahilan upang mapatingin si Cairo kay Clara. Kita niya ang gulat sa mukha ng babae habang ang mga anak niya nagsasaya naman sa isiping magkakaroon sila ng babaeng kapatid. Diyos ko po, Cairo, hindi ko kinakaya sinasabi ng mga bata. Napangiti na lang siya. At saka, mukha namang natuwa din ng mga bata dahil inaasar talaga nila si Clara. Yung mga anak natin na, ibang klase na yan. Napangiti na lang siya sa tinawag ni Clara sa mga anak niya. At mukhang hindi napansin ni Clara ang pagtawag niya sa mga bata pero masaya siya. Dahil nakikita ni Clara ang mga bata bilang anak nito. Saka na natin isipin yung baby sister nyo. Ang mabuti pa, magbihis kayo dahil mamamasyal tayo ngayon kasama ang Mama Clara nyo. Agad namang nagsigawan ng mga bata bago patakbong pumunta sa taas na sinundan naman ni Clara. Napabuntong hininga na lamang si Cairo dahil sa wakas, buo na silang magpapamilya. Nasa mall sila ngayon at hawak ni Clara sina Remy at Riker habang si Cairo naman sina Rainer at River. Balot na balot ngayon si Cairo dahil kahit papaano sikat pa rin ang lalaki at baka biglang nasa balita na naman mamaya si Cairo.
Papa, bili tayo ng bagong toys? Tanong ni Rainer habang may kinakaing ice cream. Pero ang dami niyo ng toys sa bahay. Sambit ni Cairo habang pinupunasan ng gilid ng labi ni Raver. Ibigay na lang po natin sa ibang bata yung old toys po, Papa. Sambit naman ni Remy. Ay, alam niyo ba? Doon sa probinsya namin kapag buwan ng Pasko, may namimigay ng mga laruan doon. Nagtitipon doon ng mga bata para makahingi ng laruan, lalo na yung kapatid ko na si Moy. Naalala niya tuloy kung paano makipag-unahan ng kapatid niya para lang mapili nito ang gustong laruan. You have a younger sibling, Mama Clara? Opo, meron ako. Matanda lang siya ng 2 taon sa inyo. Wow! Gusto ko makita yung younger sibling mo, Mama Clara. Huwag kang mag-alala, dahil kapag nakausap ko si Moy, papupuntahin ko siya dito para may kalaro kayo. Pagkatapos nun, bumalik na sa mga laruan ang kanilang pinag-uusapan. Gusto talaga ng mga bata na ipamigay ang pinaglumaang laruan, kaya kaagad namang kumilos si Cairo para matupad lang ang gusto ng mga anak niya. Ngayon niya lang napagmasdan ang mukha na mag-aama. Pero mapapansin na talaga magkakamukha ang mga ito. Mabuti na lang talaga, walang nakuha ang quadruplet sa nanay nila. Habang naglalakad, napansin ni Clara na may nakasunod sa kanila. Noong una akala niya, parehong direksyon lang sila pupunta. Pero kanina pa sila paikot-ikot sa mall at ganun din ang mga sumusunod sa kanya. May sumusunod ata sa atin, Cairo? Bulong ni Clara sa lalaki. Hindi na niya matiis pang hindi sabihin yon sa lalaki. Kasi kanina pa talaga sila sinusundan nito. Napansin mo rin? Tanong ni Cairo, kaya tumango naman siya. Dahil doon, kaagad na binuhat ni na Clara at Cairo ang mga bata bago binilisan ang paglalakad. Akala nila titigilan na sila, pero mas lalong sumunod pa rin ang mga taong nasa likod nila. Kung kanina, pasimple lang ang pagsunod sa kanila, ngayon naman halata na. Dahil tumatakbo na mga ito ngayon. Akmang kakanan sila nang biglang bumangga kay Cairo ang isang tao na naging dahilan upang mahulog ang sombrero nitong suot. Mukhang nakilala nila si Cairo dahil dinig nila ang bulungan ng mga tao na kapaligid sa kanila. Hindi na nila pinulot pa ang sombrero at tumakbo na lang sila palayo. Tumingin si Clara sa kanyang likuran. At ganoon na lang ang kabang naramdaman niya na makita niyang tumatakbo rin ang mga tao papunta sa kanilang direksyon habang may hawak ng mga cellphones. Hindi nagtagal, agad silang nakarating sa parking lot at agad pumunta sa kanilang sasakyan. Nang makita nila ang maraming tao, kaagad silang yumuko sa loob ng sasakyan para hindi sila makita. Nang masigurong wala na ang mga tao, kaagad na umangat si Clara at bumuntong hininga ng malalim. I'm sorry. You need to experience that. Hinging paumanhin ni Cairo bago hawakan ang kanyang kamay at halikan. Ayos na ba kayo, mga bata? Ang kanilang pag-aalala, biglang nawala nang makitang nagsasaya ang mga bata ngayon sa backseat. Ang bilis yung tumakbo kanina, Mama, Papa, para tayong nasa action scene. Umakto pa si Rainer na parang may kinakalaban, habang si Remy naman umaakto may binabaril. Natawa na lang silang dalawa ni Cairo bago na pagpasyahan ng lalaki na paandarin na ang sasakyan. Sa buong biyahe, iniisip pa rin ni Clara ang nangyari kanina. Paano kung kumalat sa balita ang mukha ng mga bata? Alam ng lahat na may mga anak si Cairo, pero hindi alam ng mga ito ang itsura ng mga bata. Ayaw naman niyang madamay ang quadruplet sa gulo sa social media. Lumipas ang 30 minutos at nakarating na agad sila sa bahay. At ang unang ginawa ni Clara, pagkarating buksan ang telebisyon. Saktong pagkabukas niya, bumungad sa kanya ang balita tungkol kay Cairo. Pinapanood niya ngayon kung paano sila tumakbo papalayo sa mga tao kanina. Napahigpit ang kapit ni Clara sa remote na hawak nang makitang hindi man lang tinakpan ang mukha ng mga bata. Kita rin naman ang mukha ni Clara doon, pero mas iniisip niya ang kalagayan ng mga bata. Nang makita ni Cairo na nakatingin siya sa telebisyon, kaagad na hinila ng lalaki ang remote bago nito patayin ang palabas. Ang mabuti pa umakyat na muna kayo sa taas, mga anak. May pag-uusapan lang kami na Mama Clara niyo.
Hindi naman na nagtanong ang mga bata at kaagad din silang sumunod. Naiwan naman sila ni Cairo dito sa baba at base sa itsura ng lalaki, alam niyang namomroblema ito ngayon. Kaya hindi niya napinigilan pa ang sarili at niyakap ng mahigpit ito. Ramdam niyang nanigas si Cairo. Sa kanyang kinatatayuan pero kalaunan, yumakap din pabalik sa kanyang lalaki. Magiging maayos din ang lahat, Cairo. Sambit niya habang hinahaplos ang likod nito. Sana nga. Dahil kapag may ginawa sila, maaaring makaapekto sa inyo. Hindi ako magdadalawang isip na tumigil sa trabahong pinapasukan ko. Ayoko madamay kayo sa kaguluhang pinasok ng trabaho ko. Ayaw mang pumayag ni Clara, pero hinayaan niya na lang na magdesisyon si Cairo. Alam niyang, kaya naman silang buhayin ni Cairo pero ang modeling kasi ang kauna-unahang minahal nito. Kaya gano'n na lang ang pagkabahala niya nang marinig yun mula sa lalaki. Sa buong araw na yun, nakakulong lang sila sa bahay. Kinuha rin ni Cairo ang mga gadgets nila at itinago sa kung saan. Sa buong araw din yun, walang ibang ginawa si Clara kundi mag-isip kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Nasa baba ngayon sina Cairo at balak sanang sumunod ni Clara nang marinig niyang tumutunog ang telepono. Kaagad niyang hinanap kung saan nanggagaling yun. At doon nakita ang telepono ni Cairo na yun nga ang tumutunog. Tinignan niya muna ang paligid bago kunin ang telepono at tinignan ang balita. Ganun na lang ang panginginig ng kamay niya nang makita ang komento ng ibang tao patungkol sa kanya. Isa na naman ba yan sa mga babae ni Cairo? Bakit naman hindi ata kagandahan yung ngayon? Ayan na ba yung nanay ng apat? Sayang si Cairo, siya pa na pangasawa. Sa tingin ko, hindi naman seryoso sa kanya si Cairo eh. Ilan lang yun sa mga komentong nabasa ni Clara patungkol sa kanya. Abala pa siya sa pagbabasa nang marinig na bumukas ang pinto at doon niya nakita si Cairo na nakatingin sa kanya. Nang makita ng lalaki ang kanyang hawak, kaagad itong lumapit sa kanya bago kunin ang telepono at yakapin siya. Everything will be alright. Sambit ni Cairo kaya hindi na siya nakapagpigil at sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Ang kaninang takot at kaba na kinikimkim niya, biglang lumabas nang yakapin siya ng lalaki. I'm sorry, Cairo. Dapat pala, nakinig na lang ako sa'yo. Sana pala hindi ko na lang pinakaalaman yung cellphone mo. Sorry talaga. It's okay. Alam ko namang hindi mo mapipigilan ang sarili mo. I know you're also curious. Huwag kang mag-alala. Dahil bukas na bukas din, maaayos na natin ang lahat. Makakalabas na tayo ng walang naririnig na masasakit na salita mula sa ibang tao. Sambit ni Cairo bago punasan ang kanyang luha. Hindi rin nagtagal, tumahan na siya sa pag-iyak. Nakahiga sila ngayon sa kama habang hinahaplos ni Cairo ang kanyang buhok. Kanina pa siya inaantok sa ginagawa ng lalaki. At hindi niya na napigilan ang sarili na matulog, pero bago niya patuluyang maipikit ang kanyang mga mata, ramdam niyang hinalikan ni Cairo ang kanyang ulo. Nababaliw ka na ba, Cairo? Sigaw ka agad ng kanyang manager. Ang unang narinig ni Cairo na makapasok siya sa opisina. Hindi na magbabago pa ang isip ko. Handa na akong iwan ang trabahong ito para makasama ng mas matagal ang pamilya ko. Saad ni Cairo. Pagod at inis na siya sa lahat na nangyayari. Ganon din ang kanyang manager. Pero may kontrata ka pa sa kanila, Cairo. Malaking halaga ang kailangan mong bayaran. At paniguradong hindi ka na makakabalik sa modeling. Dahil paniguradong sisirain ka nila. Kaya ko naman bayaran naman ngayon. At wala na rin akong balak pang bumalik sa modeling. Minegosyo naman ako. Kaya kong buhayan ang pamilya ko. Kung sigurado ka na talaga dyan sa desisyon mo, pwes handa akong tulungan ka para makaalis ka sa kamay nila. Pagkatapos ng pag-uusap nila, kaagad namang pinuntahan ni Cairo ang mga staff na malapit sa kanya upang magpaalam. Habang nagpapaalam, umiiyak ang iba at isa na doon si Kikay. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong yan? Tanong nito habang nakayakap sa kanya. Oo naman. Gusto ko na rin bumuo ng pamilya kasama mga anak ko at ng girlfriend ko. Ganun na lang ang kilig na naramdaman ni Cairo nang banggitin niya ang salitang girlfriend.
Ikaw ha, ang tanda-tanda mo na pero kinikilig ka pa rin. Sana masaya ka ngayon, Cairo. Sobra. Sobrang saya ko ngayon. Pagkagising ni Clara, wala na si Cairo sa kanyang tabi. Nang makita ang 9:00 na pala ng umaga, kaagad siyang tumayo. Dahil, aasikasuhin niya pa pala ang mga bata. Nang makababa siya, bumungad sa kanya ang mga ito na nanonood ng balita. Mga anak, ba't nandito pa kayo? Hindi ba may pasok kayo? Sabado po ngayon, mama, kaya wala po kaming pasok. Pasensya na ha, nawala sa isip ko na Sabado pala ngayon. Sagot niya habang hinihilot ang kanyang sentido. It's okay, mama. Alam naman po namin pagod ka kaya hindi ka na rin po namin ginising ng maaga kanina. Sambit ni Remy habang kumakain. Abala silang lima sa panonood nang biglang tumunog ang telepono ni Clara. Kaagad niya yung inabot. Kaya sinagot niya na rin ang tawag. Hello to my beloved girlfriend, how's your sleep? Ganon na lamang ang pamumula ng kanyang mukha sa sinabi ni Cairo. Matagal nang ganito ang lalaki pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nasasanay. Ito, maayos naman ang tulog ko. San ka nga pala pumunta? Wala ka kanina sa tabi ko nung nagising ako. Bakit? Namiss mo na ba ako? Napahampas na lang sa noo si Clara nang marinig ang sagot ng lalaki. Malapit na talaga kitang kutusan, Cairo. Ito naman, di mabiro. May pinuntahan na ako saglit pero mamaya-maya nandiyan na ako. Okay, I love you. Mag-ingat ka pag uwi. Sambit niya. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Cairo sa kabilang linya, kaya naman napairap siya sa kawalan. Yeah, I love you too. Don't forget to open the TV. Panoorin mo ang balita para sa akin, ha? Magtatanong pa sana si Clara pero pinatay na ni Cairo ang tawag. Kaya kahit nagtataka, pinanatili niya sa balita ang kanilang pinanonood. Hindi rin nagtagal, biglang lumabas ang mukha ni Cairo sa balita at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niyang nakalagay doon. Talagang umalis na sa modeling si Cairo. Maraming na-disappoint pero marami ring natuwa. Pero wala doon ang isip niya. Mukhang ito ang tinutukoy ni Cairo kahapon. Habang nanonood, ramdam niyang may braso ang pumulupot sa kanyang bewang. At base sa amoy, kilala niya na kung sinong yumakap sa kanya. Did you miss me, my beautiful girlfriend? Tanong sa kanya ni Cairo. Agad namang tinanggal ni Clara ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki at hinarap ito. Akmang magsasalita ulit si Cairo pero hindi niya natuloy nang hinalikan kaagad siya ni Clara. Ba't bigla ka nang hahalik, ha? Tanong ni Cairo nang bumitaw na sila sa halikan nila. Wala lang. Sobrang saya ko lang talaga ngayong araw. You know what? Minrealize ako na nag-resign ako kagabi. Para mas gusto ko na nga palang gumawa ng pamilya kasama ka kesa magtrabaho sa modeling industry. Tignan mo, mas makakapag-focus na ako sa inyo kasi wala na akong trabaho. Hindi alam ni Clara kung matatawa ba siya o maaawa sa sinabi ni Cairo. Pero isa lang ang nasisigurado niya. Mahal na mahal niya ito. Pakasal na tayo? Pabirong tanong ni Clara. Pero ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Cairo bago ibalik sa kanyang tanong niya. Pakasal na tayo? Tanong ng lalaki habang may hawak na singsing. Hindi niya inaasahan na gusto pala talaga siyang pakasalan ni Cairo. At kahit na naluluha, tumango siya ng paulit-ulit sa lalaki. Magpakasal na tayo? Sagot niya. Kaya agad namang isinuot sa kanya ni Cairo ang singsing. Napatigil na lang sila sa kanilang halika ng mga oras na yon nang magsalita si Riker. Yay! Magkakaroon na tayo ng baby sister! Sigaw nito na naging dahilan upang matawa silang lahat. Hindi niya inaasahang maikakasal siya sa lalaking iniidolo niya lang dati. Pumunta lang naman siya ng Maynila para magtrabaho at palitan ng kanyang auntie dito. Pero hindi niya inaasahan, dito niya pala mahahanap ang tunay na pagmamahal na matagal niya nang hinahangad. Mamahalin niya si Cairo at sisiguraduhin niyang mas mamahalin niya pa ang quadruplets, higit pa sa pagmamahal niya sa sarili niya. The End. It's
Shoutout Sime! Shoutout kina Annalyn Lapitan, Miss Victoria, Teresita Gragasin, Jennifer Akultad, Cleo Kawaling, Miss Hazel, Gloria Soleza, Imelda Forteza, Maria Girlie Gakutan, Venia Managan, Rose Marie Adranida, Sunshine Otalbo, Elsa Enerio, Rebecca Kasuga, and Carmelita Mendoza. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.